At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. So wala pang spoiler pero prediction muna tayo sa kung ano yung mga possible na events na pwedeng lumabas sa darating na chapter 1047. At isingit na rin natin pati yung revelation patungkol dito kay Shanks. So ayan, bago tayo magsimula ay katulad po ng dati, kung bago ka pa lang din sa channel natin, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin pala yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So ilang naman po at ulit ay maraming salamat sa paghihintay. So, huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito muna natin yung simulan sa natapos na panel dun sa nakarang chapter 1046. At eto nga yan, yung pagkuha o yung paggrab ni Luffy dito sa kidlat para atakihin itong si Kaido. So sa darating na chapter 1047, ang sa tingin ko dyan na possible na pwede mangyari ay ipagpatuloy lang ulit yung laban nito ni Luffy at saka ni Kaido. Pero katulad sa nangyari sa chapter 1046 ay sa tingin ko hindi ganong karami din yung ipapakitang action ni Oda sa atin patungkol sa laban ng dalawa na to. So ibig sabihin possible na konting panels lang din yung makita natin na bakbakan nito ni Luffy at saka ni Kaido. At saka nga pwede rin na hindi ipakita muna yung laban ng dalawa na to. Kasi magandang break o magandang stop yung ginawa ni Luffy dito na yung pag-grab dyan sa kidlat. Maganda-ganda rin na stop point yan para nga sa break muna sa laban ng dalawa na to at mag-focus si Oda sa ibang events naman na nangyayari pa dyan sa isla ng Onigashima. At saka isa pa, marami-rami na tayong nakitang action na laban sa pagitan nito ni Luffy at saka ni Kaido. At saka ang dami na rin revelation yung naipakita ni Oda sa atin patungkol dito kay Luffy. Kaya 50-50 yan Possible na hindi ipakita muna yung laban nito ni Luffy at saka ni Kaido. O di naman kaya kapag tinuloy yan ay konting panels lang o konting action lang yung ibigay sa atin ni Oda. At so pagkatapos niyan ay yung isang event pa na possible na makita natin sa darating na chapter 1047 ay yung sa nasusunog na nga na kastilyo nito ni Kaido. So currently nga ay makikita natin na itong mga Straw Hat Pirates natin ay natrap sila sa loob niyan ng kastilyo ni Kaido. So lahat nga sila ay naghahanap ng way para makaalis o makatakas dyan sa kastilyo ni Kaido. Pero fortunately ay ang ganda nga ng plano na na-device na ito ni Raizo para kahit papano ay patayin yung apoy dyan sa kastilyo ni Kaido at nailigtas niya na nga yung grupo na ito ni Lucky, itong sila Killer. So ang tanong ay umabot kaya o makayahanan kaya ng tubig na ito ni Raizo na patayin itong buong apoy dyan sa isla ng Onigashima o kahit dito sa kastilyo ni Kaido at mailigtas itong mga Straw Hat Pirates kasama na yung ibang mga samurai pa natin. At so eto yung sa tingin ko na possible na makita natin sa darating na chapter 1047 kung paano papatay ni Jinbei at saka ni Raizo itong apoy dyan sa kastilyo ni Kaido at kung paano nila maililigtas itong ibang mga kasamahan pa nila. At so pagkatapos dito sa kung kaya bang patayin ni Raizo at saka ni Jinbei itong apoy dyan sa kastilyo ni Kaido ay balik naman yan dito sa current status naman ni Momonosuke sa may side naman niya. So nung sa nakaraan nga ay nakita natin itong si Yamato kung paano niya pilitin itong si Momonosuke na gumawa ng paraan o gumawa ng flame clouds para yun yung hahawak dito sa isla ng Onigashima at pipigil para hindi yan tuluyang bumagsak sa may flower capital. Kasi nga medyo hindi na na-maintain o hindi na kayang i-maintain ni Kaido yung kanyang flame clouds para hawakan pa itong isla ng Onigashima. So kaya nga konting-konti na lang mahuhulog na yan. So kaya nga sa darating na chapter 1047 ang possible niyan ay pwedeng dito naman sa side ni Momonosuke yung pinaka magiging focus na ng chapter 1047. At yun nga ay kung paano ililigtas o kung paano pipigilan ni Momonosuke itong isla ng Onigashima para hindi yan tuluyang bumagsak sa may flower capital. So kaya ang possible na pwede nating makita dito kay Momonosuke sa darating na chapter 1047 ay yung biglang pagle-level up nito ni Momonosuke. So hindi naman yung biglang lalakas itong si Momonosuke, yung kumbaga biglang magamit niya lang yung ability ng sa katulad ni Kaido, yun nga, yung sa paggawa ng flame cloud, since na naniniwala nga tayo diba na etong si Momonosuke, meron siyang DNA ni Kaido, kaya nga possible talaga na kayang-kayang gumawa nito ni Momonosuke ng flame clouds, at saka isa pa nahawakan niya nga yung flame clouds nito ni Kaido, so dun pa lang ay makikita na natin na kung ano yung kayang gawin nito ni Kaido ay kayang-kayang gawin din niya ni Momonosuke, yun nga lang, hindi niya pa alam kung paano ilabas o paano gamitin nga itong ability ni Kaido.
Hokkaido. But given itong situation na meron sila ngayon, na talagang alanganin na yung lagay nila, parang kung tutusin nga, between life and death na to eh, yung mahuhulog itong isla ng Onigashima. Kaya possible na biglang magising ni Momonosuke yung natatagong ability niya ng sakatulad kay Kaido at magamit niya itong flame clouds at tuluyan niya ngang mahatak o mapigilan itong isla ng Onigashima para hindi yan tuluyang mahulog dito sa may flower capital. At so eto yung tignan nga natin na kung lalabas sa may darating na chapter 1047. So ako sa tingin ko kung magamit man ni Momonosuke itong ability ni Kaido, baka possible niyan by means of ano, adrenaline ganyan. Kasi nga usually diba kapag nagpapanik ka na ganyan, talagang nailalabas mo eh yung natatago mong lakas. So same thing dito kay Momonosuke, possible na ganyan yung mangyari sa kanya, magamit niya temporarily if ever ha, itong katulad ng sa flame clouds ni Kaido. At sa pagtapos nito ay punta naman tayo sa iba pang side, at yun naman ay yung sa side nito ni Zunisha. So yung sa pagdating naman dito sa side ni Zunisha, ay hoping lang ako na sana nga magkaroon na tayo ng update ba kung ano yung gagawin nito ni Zunisha dito sa may area niya, kung lalabanan niya ba itong mga barko ng world government. At saka isa pa yung sa pagdating din nito ni Roblucci ng grupo niya. So yung sa side kasi nito nila Zunisha at saka ni Roblucci, medyo matagal-tagal na silang stack up na ganyan eh, wala pang sinasabi sa atin o pinapakita pala itong si Oda na galaw ng mga to. So although itong si Zunisha ay nagsasalita siya pa konti-konti, kinakausap niya itong si Momo, pero maliban doon wala eh, walang action, ganyan lang, naka-stack up lang sila dyan. So although sinabi naman ito ni Zunisha na kaya siya nandiyan dyan ay para nga tulungan sa laban itong si Momonosuke, siguro gagalaw itong si Zunisha kapag dumating na itong si Roblucci dyan sa may harapan niya. So naniniwala kasi ako na itong si Roblucci magkakatapat sila nito ni Zunisha eh. Kasi diba itong grupo ni Rob papunta pa lang eh, parating pa lang yan dyan sa may Wano. So kaya mataas-taas yung chance na biglang magkatagpo, magharap itong dalawa. At yun pala, speaking dito kay Zunisha, naisip ko lang bigla na bukod dyan sa paikipaglaban sa world government, ay pwede rin kayang makatulong itong si Zunisha para nga pigilan itong isla ng Onigashima sa pagbagsak dyan sa may flower capital. Kasi nga ang laki talaga na ito ni Zunisha eh. Kaya baka lang naman possible na matulungan niya itong si Momonosuke dyan sa problema niya. At saka isa pa, naalala ko lang din na possible din sana tulungan eh, ni Zunisha itong si Jinbei at saka si Raizo sa pagpatay dun sa apoy sa may kastilyo ni Kaido. Yun nga lang ay kung medyo malapit-lapit lang sana itong si Zunisha doon sa may isla ng Onigashima. So pwede sanang utusan eh, ni Momonosuke itong si Zunisha na patayin yung apoy dyan sa may isla ng Onigashima. So yun sa tingin ko kayang-kayang gawin ni Zunisha, kasi bubuhusan niya lang naman yung tubig yan eh, katulad nung ginagawa niya dyan sa may likuran niya. So sigurado patay kaagad yung apoy dyan sa may kastilyo ni Kaido. Pero maliban pa dito sa side ni Zunisha at saka nga ni Rob, ay sana magkaroon din tayo ng update patungkol naman dito sa side nila Denjiro. So itong sa side ni Denjiro, talagang hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa lalaki na to. So ang tagal nang walang appearance nito nila Denjiro at saka kasama na itong sila Dogstorm. So hindi katulad ni Neko, kahit paano nakita natin yun eh, na patakbo na pabalik dun sa may kastilyo ni Kaido. So eto sila Dogstorm, itong sila Denjiro, talagang walang wala eh, zero yung alam natin dyan. So kaya nga sana magkaroon ng update, maisingit lang ba kahit konti lang itong sa side naman ni Denjiro at sa kanila Dogstorm dito sa may darating na chapter 1047. At so pagkatapos niyan ay punta naman tayo dito kay Shanks. So isingit naman natin itong revelation na nangyari dito sa karakter ni Shanks nung sa mga nakaraang araw nga. At itong revelation na to ay may kita nga dito sa film na Red. So itong film na to, itong movie na Red ay lalabas nga yan ng mga August 6 ganyan, kung di ako nagkakamali. So sa Japan, August 6 yan. So sa atin at saka sa mga iba pang mga countries, di ko lang alam kung kailan ilalabas itong movie na to. Kasi mag-vary yan, depende yan sa country. But anyways, ay going back, nung sa mga nakaraan nga na araw ay naglabas na ng trailer itong movie na Red, at ipinakita dito, in-reveal yung anak nga nito ni Shanks. So legit, may anak etong si Shanks, at ang anak netong si Shanks ay walang iba kundi nga etong si Uta. So confirm na nga yan guys, para sa mga hindi pa nakakapanood ng trailer nito ng Red, ay talagang anak ni Shanks etong si Uta. At ipinakita rin doon na etong si Shanks pala, iniwan niya etong anak niya na si Uta, bata pa lang etong si Uta. At ang lupit nga ng mga salitaan dito ni Shanks, eto nga, though we're apart, you'll always be my daughter. So antindi ang bagsik eh, ng mga salitaan ni Shanks. So dahil dyan ay na-depress nga ng husto etong si Uta. So bakit gano'n antitindi? Lahat ng mga malalakas na tatay ano, iniwan nila yung mga anak nila. So kahit si Dragon eh, iniwan din etong si Luffy. But anyways, ay sino ba etong si Uta? So etong si Uta ay isang
siya sa pinaka main o major character na makikita natin sa may movie na Red. At yung iba ang sinasabi na galing daw etong si Wutang doon sa may Skypiea, so residensya ng Skypiea. Dahil yan, dito sa pakpak na nasa likod niya at pati itong mga logo na pinapakita dito kay Wutang. Pero sa tingin ko dyan ay syempre hindi taga Skypiea etong si Wutang. At etong pakpak niya na nasa likod, costume lang yan. Kasi etong si Wutang pala, bago akong makalimutan, isa rin pala siya o tinagurian itong si Wuta na world famous diva. So itong si Wuta, sobrang ganda ng boses niya at saka sobrang galing niya kumanta. So kaya siya naging world famous diva. But anyway, sa isa tingin ko nga na hindi taga Skypiea itong si Wuta, kasi nga may mga shots din na nakatalikod itong si Wuta at walang pakpak na ganito itong si Wuta. So maliban na lang kung naitago niya ng gusto itong pakpak niya. Pero kung may dugo man itong si Wuta ng mga taga Skypiea, ay sa tingin ko okay lang naman yan. Wala namang bearing yan kung taga resident man etong si Wuta ng Skypiea o hindi. Pero for some reason, etong si Wuta ay gusto niya na mag-stop na etong si Luffy sa pagiging pirata. So pinagkukwit niya etong si Luffy at yan yung di pa natin alam kung ano yung dahilan nito ni Wuta kung bakit niya gustong magtigil na o mag-stop na etong si Luffy bilang pirata. At so pagkatapos nga niyan, is hanggang dito lang guys itong video natin na to. At so ayan ay hintay-hintay lang guys para sa update dito sa chapter 1047 at dito pa sa ibang kaganapan pa ng One Piece. At kapag meron ng bagong update dito ay i-update ko na lang kayo agad. So yan guys ay ulit ay maraming maraming salamat sa panonood. So lagi mag-ingat, God bless inyo lahat at kita-kits tayo ulit.